Hi guys and welcome back to our channel again. Sabi ko nga, 3-part tong gagawin ko na makeup haul na nanggaling sa Philippines and then sa US. Ngayon, nandito na tayo sa US part. So, pareho ng damit, pareho ng eklabot, kung ano-ano pa. Nilagay ko silang lahat dito sa Starbucks na paper bag, pero punong-punong-puno yan. Most of the items nanggaling sa Walmart and then sa Ulta? Yeah, sa Ulta. So, kung ano na lang madampot ko, ayun na lang ako. First off, we have the Sally Hansen na wax. Ang favorite wax ko is actually Sally Hansen. At ang favorite kong product nila would be the cold wax. Unfortunately, discontinued na siya. Wala na at all. Sobrang daling gamitin nun. Hindi mo siya kailangan painitin sa microwave. Hindi mo kailangan ganun-ganunin ng kamay mo. Wala ka nang gagawin. Nakalagay siya sa tube. Tapos may spatula, squeeze out the product and then spread it kung saan nyo lang kailangan. And then put on the parang paper cloth and then wax it off. Tapos meron din lotion na kasama yun to ease yung mga nag-bumps-bumps, yung mga pores para medyo umimpis yung mga pores. Kasi syempre pag ginanun mo, natutroma yung skin. May kasama din ganun yun. Wala na nga nun. Ang sabi sa akin ng tita ko na nasa US, this would be the closest. Tapos ito yung wax strip kit. So it comes with, nakaano na siya, parang tawag mo dito, pre-gupet. Pre-gupet. Bali, ganyan siya. Tapos pag binuksan ninyo, pre-ano na siya. Ano bang tawag mo dito? Pre-gupet talaga yung nasa isip ko. Hindi ko na maalis. Ayan. Ayan na siya. So, bali, ewan ko, nag-focus ng camera ha. Bali, ito yung wax na sa loob ng plastic. Tapos, para umilit yan, ang gagawin mo, ipagdidikitin mo yung kamay mo, you can rub it. Tapos, once na medyo mainit-init na siya, pwede mo itong i-peel off. Parang, alam mo yun, yung supply paper, yung pag nanguhuli kayo ng daga. Ganon, ipipeel off mo siya. So, dalawang side meron. Ganon lang ng daga, parang fly paper. Tapos, ididikit mo siya kung saan mo tatanggalin yung hair mo and then wax it off. Ganon din ang concept niya. Tapos, this one, it does not come with a lotion. Liquid. Ayan, oh. Liquidy siya. Kasi yung isa, para siyang ano eh. Para siyang malabnaw na lotion. But, I cannot say that this is that good. Dahil, hindi ko pa naman siya nasusubukan. Next is this one. Okay, parang nag-unbox. Parang ang pakiramdam ko, dahil hindi ko tinitingnan, talagang ginaganong ko na lang yung kamay ko dun sa paper bag. Hindi ko lang kung nakukuha ko. Parang buko-bukro laki bag lang. Kaya ako natawa kasi ito yung Biore pore strip, charcoal pore strip. 18, no strip siya. Bakit ko ito binili sa US pati hindi na nandito? It's very hard to find this. Hindi ko siya makita sa Watson's. Meron nito sa mga online shops, pero hindi kasi ako sure kung kung original yung nabibili ko, hindi, yung ganun. Kasi ako alam ko, original yung binibenta ko sa Shopee, pero hindi ko nilalahat ha, kaya alam kasi ang daming fake when it comes to online. And you have to be careful, kasi marami na akong friends na nakabili ng fake. Siyempre, sayang din yung pera, diba? Yun lang naman yung issue ko nun, kaya binili ko na lang sa US. Actually, pwede ko ito bilhin sa, saan ba yun? Saan website yun? Yes Style? Kaya lang, hindi ko na rin binili. Kaya ang ginagawa ko doon sa Shopee ko, para alam din ninyo na authentic lahat, pinapakita ko mismo sa inyo yung unboxing time, yung pagdating ng box dito, ibubuksan namin siya, just for you to know na authentic lahat yun. And of course, we have receipts from the US ng lahat ng mga binili namin. Next is this one. This is from Milani and this is their eye primer. Sobrang gusto ko to talagang i-try. Yan, bubuksan na natin to. Maliit lang siya, pero maliit lang naman din ang kailangan mo kasi kapag primers. Hindi ko sure, parang $10 or less yata ang bili ko dito. Medyo may pamahalan na para sa gantong katiting na gamit. Ayan, ganyan lang siya kaliit. Kung titignan mo sa kamay ko. Tapos tinted to eh, alam ko. Parang hindi siya all, yung parang hindi siya clear. Yeah, hindi nga. I don't know if you guys can see, pero ayan siya. Pero it does dry na clear. Next is this one. Okay, ito yung NYX na pot concealer nila. Ang pinili ko yata would be yung parang second, two shades to eh. Something light and then something peachy. Yung peachy ang kinuha ko. The reason is because gusto ko siyang i-try as a color corrector for my under eyes. Kasi kapag ang issue natin, kunyari dark yung under eyes natin, o kahit tayo yung ganyan, yung parang may mga blemishes tayo,
something dark, ang solution then would be peach colored correctors. So, ito yung color na pinili ko, yan. If you will see, it's very, very peachy. It's very, very peachy, yun. Kaya ito yung pinili kong color. Hindi talaga concealer ang habol ko dito. But it is a concealer, pero gagamitin ko siya na... Ah, nakalagay naman pala yun. Sorry, wait. Dark circle concealer, kaya siya peachy. Pero may light color kasi nito. Kung gagamitin ko siya na parang... you wanna brighten it? Yes, pero to cover it, yung dark circles ko, I highly suggest peach-colored na correctors or mga concealers. That will work as well. Next, bola tayo dito. Ah, okay. This one is the e.l.f. Dalawa tong binili ko. Isang poreless. Tapos yung isa, nakalimutan ko mamaya na pag lumabas. Ito naman, yung dalawang binili ko, yung isang color is pink, yung isa white. The pink one would be poreless. Ito siya. May e.l.f. dito sa atin, pero hindi ko lang maintindihan kung bakit lahat ng... Kagaya niyan, yung e.l.f. magandang branding naman siya. Marami siyang nilalabas mga products, pero hindi kompleto dito sa Pilipinas. Alam mo yun, tapos yung variations na nakukuha natin dito na products sila, sobrang konti. Na parang, huwag na nga lang, ayaw nang bumili. Parang ganun yung pakiramdam ko whenever I see yung e.l.f. na stante sa may landmark or kahit sa e.l.f. ko, kung meron sa SM, hindi ko naman masyadong pirapin sa... Saan ko kasi ito nakikita madalas eh, sa landmark kasi madalas kami sa Prinoma kasi sa SM. So anyway, again, this is the poreless face primer. And then, ay, nako, Diyos ko Lord. This pansit. Wala nito dito, nilabas na halos nila lahat ng Fit Me na line, ng Maybelline. Pero for some reason, hindi nila madala sa Pilipinas itong loose powder na to. Hindi ko maintindihan kung bakit. Ang dami nire-read dito na sobrang kapareho daw ng Laura Mercier, ng kung ano-anong mga high-end na Chanel, even Chanel, halos kapareho daw, dupe siya, kumbaga, nung mga high-end products. Pero bakit hindi yun yung Maybelline nilalabas dito? Gusto rin namin siya matry, di ba? So anyway, I chose the shade Fair Light. Ito yung pangalawa sa lightest shade. Actually, bibilihin ko pa yung isa, yung pinaka-fair, which is fair nga yung pangalan. So this one is Fair Light and I am so excited to try this one. Okay, babola tayo. Next! Parang mabigat. Okay, yung pala mabigat. This, iba rin ang kwento nito. This one is the St. Ives Fresh Skin Apricot Scrub. Maraming klase ang kanilang apricot scrub, pero ang pinili ko yung Fresh Skin. Bakit? Meron akong issue, di ba, na parati ako nagpapantal kapag merong hindi pumapasok sa akin na skin care. Yung hindi na siya talaga nag-match sa skin condition ko. This is the only one na hindi ako nagpapantal na exfoliator. I have reviewed Neogen with you guys. Sobrang galing nung Neogen na yun. Unfortunately, nagre-react ako dun. This one, hindi. So, ang itsura naman nito would be... I-squeeze ko na para makita ninyo. Ganyan siya. Konti lang yung skin squeeze ko. Kasi meron... Yan. Ganyan siya. So, parang cream yung itsura niya. Tapos may mga butlig-butlig yan sa loob. And then, you rub it all over your face in a circular motion. Pagdating dito, syempre, mahirap mag-circular. Pwede nyo naman ganun-ganun, pero upward. Okay? Huwag ninyong ipipress down. Kasi when you do your skincare, guys... Tapos, binababa nyo siya kahit pa moisturizer yan or lotion or cream or kung man ang ginagamit niyo, wrinkles yan, bababa yan. Kaya always sa upward motion tayo, even for your neck, pataas ang banat dyan. Circular, going dito sa labas, paikot. And then, pagdating dito, I always go up. Tapos, i-up ko pa to. Kahit nag-circular ako dito, mag-up pa rin ako dyan. Anyway, I'll teach you na lang sa ibang video yung mga ways on how to use yung mga iba't ibang skincare. Tapos kaya ako ito kinuha pa sa US. Meron ito dito sa Pilipinas. Nung time na naubusan ako, bibili ako, nag-out of stock sila. Para mga 2 to 3 weeks, wala akong makita. So sabi ko, bibili ko na lang sa US. Wala na akong choice. And then, nag-restock sila after another 2 to 3 weeks. Tama ba naman yun? Next, we have baby skin. Ito naman, ginagamit ko na siya before. Okay naman siya sa akin, so binili ko ulit. Next, we have... Hi! The L'Oreal Pro Glow! Alam mong issue ko lang dito would be the shade range.
parang nagpipinkish to sa akin, pero ito kasi yung lightest nila. So sabi ko, gusto ko talagang subukan at bahala na ako mag-pink siya and make it work. Kasi I can mix it with other foundations anyway. Tapos ano pa, most of my foundations are hydrating lahat kasi I have extremely dry skin. Diyos ko. Kahit na napaka-tropical ng country natin to the point na syempre, mas, pag mas mainit kasi yung lugar, mas yung oils lumalabas sa skin. Pero sa akin, hindi ako masyadong nag-oily, nagda-dry pa nga ako. Ang nakakatawa pa, kapag malamig dito sa Pilipinas, doon ako nagkakaroon ng oil sa T-zone. Eh, di ba dapat pag dry sa Pilipinas, dapat mas dry yung skin ko. Hindi, nagiging oily yung T-zone ko. Ito yung during the month na malamig dito sa atin, para mga December till March. Ewan ko bakit ganun. So anyway, ito siya. Pero yun na nga, parang pinkish yung tone. But I will try this. Again guys, lahat ng mga binili ko ay gagawin ko ng review. You just have to wait for it. Kasi sobrang, I have to rest for, ano, until March. Yun. Okay, next is e.l.f. Ito naman sobrang rave nila na brow pencil. Guys, FYI lang pagdating sa eyebrows. So yun ang kutsain. Unahan ko na kayo. Ang eyebrows ko, kahit gawin to ng professional, yung pa-wax ko siya, ipa-thread ko siya, kahit pa sa mga halin, hindi talaga nila napapantay. Kasi ang issue ng aking eyebrows ay, yung mismong lugar ko nasaan yung eyebrows, yung isa yata mas mataas. Tapos yung isa mas bababa. Hindi ko lang maalala kung yun dito sa dalawa. So kapag ito ninipisan niya dito para bumaba, tapos ito naman, hindi niya to pwedeng nipisan or tataas niya to, hindi pa rin sila nagpasta, hindi talaga siya nag-work. Pero, kaya hindi ako masyado magbibigay sa inyo ng reviews pagdating sa brow tutorial, yung mga ganun. Kasi ultimo ako, hindi ko maayos ang eyebrows ko. Ultimo, ibang tao na professional, hindi maayos ang eyebrows ko. Kaya, I give up. Anyway, binili ko pa rin to. Kasi kahit naman hindi ko, may sariling mundo ang eyebrows ko, kailangan ko pa rin maglagay ng kilay. Hindi ba? Kasi hindi naman perfect yung kilay ko na lahat eh. Punong-puno ng buhok, alam mo yun, pantay yung kulay niya. Hindi, I have bald spots din na kailangan ko lagyan ng fills. So, ito, binili ko siya kasi rave na, maganda daw to. So, we will try this e.l.f. Ah, ito na, inayos na ng asawa ko. Hindi, kasi kanina binunod ko na to. Kaya lang, ang hirap buksan. So, pinabuksan ko man sa kanya. So, I can continue with the other products. Again, this is the LA Colors Mineral Pressed Powder. Sobrang gusto ko i-try. Sobrang maganda daw to. Unfortunately, nagkamali ng shade. Tingnan mo naman, yung kulay ng skin ko at saka yung kulay ng face powder ko, hindi ba? Pero, hindi ako nawala ng pag-asa at hindi to sayang kasi pwede ko pa rin siyang gawing eyeshadow or bronzer. Feeling ko lang ha. Pero kailangan ko yata ito i-mix with a light powder. Kasi medyo dark siya para maging bronzer for my skin tone. Susunod! Ah, ito na ang Physicians Formula. Hindi to yung original na color ha. Ito yung light. Kasi merong original na color ng, ito pala yung butter bronzer nila, yun na nga, may original color nito. Tapos, they came up with a lighter shade. Dahil medyo fair yung skin ko. O, ayan, as you can see, hindi man yan pareho. Tapos, binobronze ko lang siya para magkaroon ng konting buhay ang aking masyadong fair na skin. Yun, hindi sa akin pasok kasi yung, ano, yung original color ng butter bronzer nila. Tapos, ito. Sabi nila, amoy coconut. At pagbukas mo pa lang talagang uunga, amoy coconut nut. Ang lakas ng coconut scent niya. Yan yung color na pinili ko. Again, this one is the light shade. Ang lakas kahit nandito, naamoy ko siya. Ang issue ko ngayon dito, hindi ko kasi, although sinabi na wala na amoy coconut, sabi ako, okay lang yan. Tsaka, ewan ko kasi kung magre-react ako sa coconut. Yung any product na may coconut stuff, ewan ko kung magre-react ako. Sa skincare, I know nakagamit na ako ng may coconut. Hindi ko maalala kung nag-react yung skin ko doon. Anyway, itatry ko pa rin siya kasi hello, sayang naman, diba? Tsaka mabango naman. Kaya lang ang lakas ng amoy. Tapos sa ilalim niya, it comes with a, ano ba yan? Ayan. Yung kanyang brush na alam naman natin lahat eh, hindi ko gagamitin. So, next, malapit na yata matapos. Hindi ako sure ha. Kasi, ayan, ito yung isang e.l.f. na primer. This one is their mineral infused. So, yung pink would be their pore care or poreless primer. This one naman is mineral infused. It is white. Ewan ko kung meron ito dito or kung mahirap siya hanapin. I know may naglalabas na din ito sa ibang online shops. Tingin-tingin na lang kayo for a trusted online
online shop na magugustuhan niyo. Next, we have talagang ganun. Ito yung Maybelline Poreless. Matte Poreless foundation. Ako na nga, di ba? parang nasusungok-sungok. Ano nga yun? Epekto ng anesthesia yan. Anyway, binili ko pa din to sa US kasi nga sabi ko, mas nakakamura ako doon. And since may bibili na rin naman kasi ako dahil nag-restock kami ng mga paninda namin na Bath & Body Works at saka Victoria's Secret, sabi ko, sasabay ko na tong mga to. Kaya ang dami-daming makeup haul na ilalabas. Antayin nyo na lang yung Bath & Body kasi meron pa akong isang box na parating. So gusto ko i-haul siya sa inyo ng one go para isang video na lang. Anyway, going back to this, so ito yung Fit Me. Sabi ko nga doon ko lang bibili kasi mura siya, by a few hundreds lang naman. So this is their lightest shade and this is in 110. Next, again from Milani, this one is their Kohl Kajal na eyeliner. Sobrang gusto ko talaga i-try itong Kohl Kajal na to. First time ko to nakita, hindi ako sure kasi kung Kohl Kajal yung pangalan niya. Pero alam niyo yung movie na Sex and the City, yung part 2, may binili si Carrie Bradshaw na eyeliner from Abu Dhabi. Tapos ang ganda-ganda ng pagka-smoke dun sa mata niya. Kaya ang feeling ko kasi Kohl Kajal yun eh. So that's the reason bakit gusto ko tong, bakit ko siya binili at gusto ko i-try. Next, Blistex. Okay. Ngayon pala sasabihin ko na sa inyo, when it comes to lip balms, unfortunately, chapsticks, hindi gumana sa akin. Nivea, hindi gumana sa akin. Nag-chap ako sa kanila, hindi ko alam kung bakit. So, I've always been using Blistex, yun yung brand. Nawala to sa Pilipinas, okay? Na pull out siya, hindi ko na siya mabili. So, naghanap ako ng iba. Ang gumana lang sa akin na lip balm is petroleum jelly. Yun lang talaga. So, yun ang ginagamit ko na lip balm. Pero sabi ko, dahil magpapabili na ako sa mga kamag-anak ko, isasama ko na to. Ito yung Blistex. Favorite ko the max. Or, ayun nga pala, if you want to see any of my hauls, yung mga products na pinakita ko sa inyo, kung gusto nyo siyang makita sa Shopee namin, comment down below. Kasi I can make it happen. Okay? Pero, lalabas siya as pre-order. So, I still need to think kung paano arrangement natin when it comes to payment terms pag pre-order. Malapit yata matapos. Nag-rock bottom na ako. Okay. These are 3 to eh. Wait lang, hanapin ko. Ayun. Ito naman would be lip liners from LA Girl. Sabi ng tita ko, hindi lip liner yun. Asa na yun? Ano ba yun? Sabi ng tita ko, maganda daw siya, tapos mura pa. Sabi ko, bilhin mo ako ng 3. Yung 3 shade na yan would be yung kung ano yung mas maraming lip colors ko. Para ito lang gagamitin ko pare-pareho. So, something nude, something red, and then something pinkish mauve. Yun yung 3 colors ito. Again, I will do reviews. Next, we have the L'Oreal Infallible Pro Glow na concealer. Siyempre, kung meron akong ano, meron ako nitong Pro Glow, may sama ko na yung concealer, di ba? Para tingnan natin ko yung effect kung sila dalawa magkasama. Next, we have, alam ko na kung ano to, kasi nag-iisa lang naman na to, excuse me. This is the NYX eyeliner, pero ang color niya is sapphire, so it's blue. And then, I also got, this one is the Physician's Formula. Ito ang kanilang The Healthy Lip Velvet Finish na liquid lipstick. Next would be from Burt's Bees. Ito yung bago nilang blush. Actually, hindi naman ako nagsisisi dito, pero ang shade kasi nito is Bare Peach. Mas mahilig kasi ako sa peach kesa sa pink. Meron din akong pink, pero parang mas bet ko minsan talaga yung mga peachy shades. So yun, may isa pa kasi nito, which is Toasted Cinnamon, na out of stock siya nung bumibili kami. So sabi ko, never mind, yung Bare Peach lang. Sa susunod na lang siguro yung isa. So, ito yung itsura niya. Dahil Burt's Bees kasi, yung itsura ng mga packaging na parang bee. Kasi nga, Burt's Bees, diba? So, anyway, yun yung itsura niya. Parang honeycomb. Parang honeycomb yung ibabaw ng blush. And then last, totoo na to. Last but not the least would be from Milani. So, I got 2 of their lip gloss yata to. Kasi may mga in-order pa ako. Iba naglilito-lito na. Uy! Oo, lip gloss to, Amore Shine. I'll do a review to tell you the shade. Pero this one is parang
chocolatey something, and then this one is pinky something. Kasi inilit ng mga sulat, kailangan kong gumamit ng antipara. Malabo kasi talaga yung mata ko. Ang mata ko kasi, may grado na siya, pero meron din kasi ako astigmatism. So, dalawang magkaibang glasses ang ginagamit ko from time to time. Next, we have this. This is, ay nako, this is the Milani face powder. Kung titingnan nyo yung shade niya, maano siya, yung shade niya would be darker, again, sa skin tone ko. Pero ito kasi sinasadya ko. Yung sa LA Mineral, hindi. Sinadya ko siya na parang a few shades lighter than my skin tone kasi gagamitin ko siyang bronzer. Isa yan sa mga tips and tricks na sasabihin ko sa inyo, guys. I'll do a review on that one. Para kasi siyang dupe ng chocolate soleil, yung milk. Hindi yung chocolate soleil, yung milk chocolate soleil nila. Para siyang kakulay. So sabi ko, okay, I will try this. Pag ito, naging dupe talaga, well, it's good. Underneath, we have a puff. I love the puff. In fairness, ang shala ng puff na kasama. Pero alam natin, magnanaknak yan in time. So, yun na. And then last but not the least, from Milani. Naglabas sila ng ano to eh, parang bundle na, ano to? Basta bundle siya na yung mga blush nila, tatlo na sa isang ganito. Tapos may kasama pang pouch, may kasama ganito. Pero sabi ko, hindi ko na kailangan yung pouch. At saka yung ibang oils na kailangan. So sabi ko, ito na lang bibiliin ko. Yikes, hindi ko na naman mabuksan. Anyway guys, yan ang itsura niya. Ayan, nagre-reflect na lahat. Dalawang klase nito, something peachy and then something, ay hindi, something peachy mauve yata. Isa to something na parang, this one's the light pink. Light pink ang pinili ko naman for this. Kahit na gusto ko yung mga, ano, yung mga peachy colors. Sabi ko nga kanina, gusto ko yun ng pink. So sabi ko, parang okay na to. Kota na to sa mga pink. And that is the end. Mahaba tong video na to, guys. I hope you watch until the very end. Meron pa tayong isa. Parehong ganito ang gagamitin ko. At yun naman ay yung mga high-end. At saka may halong, hindi high-end yung iba. Basta may halong something. Pero pinagsama-sama ko na lang doon. Anyway, that's sobrang haba na. I'll see you on the next one, guys. Bye-bye!